Magandang araw mga bata! Halina't samahan niyo muli si Teacher Irene na tuklasin ang aralin sa Mathematics ikapitong linggo. Mathematics 1, Unang Markahan. Week 7, Magkumpara ng mga bilang hanggang 100 gamit ang mga wastong simbolo na mas kaunti, mas marami, at magkapareho. Ang layunin ng ating aralin ngayon ay makapaghahambing ng mga bilang 1 hanggang 100 gamit ang mga wastong simbolong mas kaunti, mas marami at magkapareho. Kunin ang inyong answer sheet at lapis at sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Paghambingin ang dami ng bawat larawan gamit ang salitang mas marami, mas kaunti at magkapareho. Ikahon ang tamang sagot. Unang pangkat. Ikalawang pangkat. Ikahon ang tamang sagot. Maaari na kayong magsagot, mga bata. Sagutan na natin, mga bata. Ang tamang sagot ay mas marami. Lagyan ng check ang inyong gawa kung tama at iwasto kong mali. Maaari na kayong magsagot, mga bata. At ang tamang sagot ay mas kaunti. Lagyan ng check ang inyong gawa kung tama at iwasto kong mali. Maaari na kayong magsagot, mga bata. At ang tamang sagot ay magkapareho. Lagyan ng check ang inyong gawa kung tama at iwasto kong mali. Mga bata, alamin natin kung ano ang katumbas sa simbolo ng katagang mas kaunti, mas marami at magkapareho. Mas kaunti, ano kaya ang katumbas niyang simbolo? At mas marami, ano ang katumbas niya sa simbolo? At ang magkapareho, ang katumbas niya sa simbolo? Pagkatapos ninyong malaman ang katumbas na simbolo ng mga katagang mas kaunti, mas marami, at magkapareho,
Subukin nating sagutan ang mga sumusunod na halimbawa. Unang bilang, 15 at 38. Ano kayang simbolo ang dapat nating ilagay sa patlang? Magaling! Mas kaunti. Mas kaunti ang 15 sa 38. Ikalawang bilang, 6 at 9. Ano kayang simbolo ang dapat na ilagay sa patlang? Tama! Mas kaunti. Mas kaunti ang 6 sa bilang na 9. Ikatlong bilang, 54 at 54. Ang tamang simbolo na dapat ilagay sa patlang ay? Tama! Magkapareho. Magkapareho ang bilang na 54 sa 54. Ikaapat na bilang, 23 at 18. Ang dapat na simbolo na ilagay ay mas marami. Mas marami ang bilang na 23 sa 18. Panghuling halimbawa, ikalimang bilang, 9 na po at 6 na po. Ang dapat na ilagay na simbolo sa patlang ay mas marami. Mas marami ang 9 na po sa 6 na po. Mahusay mga bata, nasagutan ninyo ng tama ang ating mga halimbawa. Ang paghahambing ng mga bilang mula 1 hanggang 100 ay ginagamitan ng simbolo para makita na mas marami, mas kaunti at magkaparehong bilang. Mga bata, kunin ang inyong answer sheet at lapis at sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Punan ang kahon ng wastong simbolong mas marami, mas kaunti at magkapareho. Isulat ang sagot sa kahon. Letrang A. 12 at 15. Letrang B. 15 at 15. Maaari na kayong magsagot, mga bata. Sagutan na natin, mga bata. Ang tamang sagot sa letrang A ay mas kaunti. At sa letrang B ay magkapareho. Lagyan ng check ang inyong gawa kung tama at iwasto kung mali. Letrang C. 25 at 31. Letrang D. 46 at 42. Maaari na kayong magsagot, mga bata. At ang tamang sagot sa letrang C ay mas kaunti. At sa letrang D ay mas marami. Lagyan ng check ang inyong gawa kung tama at iwasto kung mali. Sa paghahambing ng mga bilang mula 1 hanggang 100 ay ginagamit ang mga simbolong mas marami kung mas marami, mas kaunti kung mas kaunti at magkapareho kung magkapareho ang bilang na nasa unahan kaysa bilang na nasa hulihan. Mga bata, dumako na tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Pagkumparahin mo ang dami ng lapis sa Crayola. Sagutan ang mga tanong. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Bilangin natin kung ilan ang lapis.
At bilangin naman natin kung ilan ang Crayola. Kunin muli ang inyong answer sheet at sagutan ang sumusunod na tanong. Unang bilang, ilan ang lapis? Ikalawang bilang, ilan ang Crayola? Maaari na kayong magsagot. Ang sagot sa unang bilang ay 6. Ang sagot sa pangalawang bilang ay 3. Lagyan ng check ang inyong gawa kung tama at iwasto kung mali. Ikatlong bilang, ang lapis ay patlang kaysa sa Crayola. Ikaapat na bilang, ano ang angkop na simbolo sa pagkukumpara sa lapis at Crayola? Maaari na kayong magsagot, mga bata. Sagutan na natin, mga bata. Ang sagot sa bilang 3 ay mas marami ang lapis kaysa Crayola. At ang angkop na simbolo ay ang simbolong mas marami. Lagyan ng check ang inyong gawa kung tama at iwasto kung mali. Mga bata, balikan natin ang bilang ng lapis at Crayola. At ang tamang simbolo na dapat na nasa kahon ay mas marami. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Piliin ang tamang bilang sa loob ng panaklong. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Letrang A. Ang 15 ay mas kaunti sa 45 o 5. Maaari na kayong magsagot. At ang tamang sagot ay 45. Letrang B, ang 88 ay mas marami sa 77 o 88. Letrang C, ang 54 ay kapareho ng 54 o 64. Maaari na kayong magsagot. Tamang sagot sa letrang B ay 77. At ang sagot sa letrang C ay 54. Letrang D, ang 90 ay mas kaunti sa 91 o 90. Letrang E, ang 39 ay mas kaunti sa 49 o 29. Maaari na kayong magsagot. Get ready to the countdown.
At ang tamang sagot sa letrang D ay 41. Sagot sa letrang E ay 49. Lagyan ng check ang inyong gawa kung tama at iwasto kung mali. Sa paghahambing ng mga bilang, nalalaman kung alin ang mas marami, mas kaunti o magkapareho na bilang. Ito ay ginagamitan ng mga simbolo na mas marami kung mas marami, mas kaunti kung mas kaunti, at magkapareho kung magkapareho ang dami ng dalawang bilang. Sagutan na natin ang huling gawain. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Unang bilang. Ang 27 ay kapareho ng... Maaari na kayong magsagot. At ang tamang sagot ay letrang B. Ikalawang bilang. Ang 89 ay patlang sa 90. Maaari na kayong magsagot. Ang sagot ay letrang B. Ikatlong bilang, aling simbolo ang angkop sa pangungusap na 75 ay mas marami sa 60? Maaari na kayong magsagot. At ang tamang sagot ay letrang A. Ikaapat na bilang. Anong simbolo ang angkop sa kahon? 55 patlang 50 plus 5. Maaari na kayong magsagot. At ang samang sagot ay letrang C. Bilang 5. Ang 48 ay mas marami sa... Maaari na kayong magsagot. At ang tamang sagot ay letrang C. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli!